Okay, honestly speaking, mga ka-RFI, napuna ko lang ha, mas malakas yung arangkada dun sa unang upgrade na ginawa ko, yung in-upgrade ni Katropa. Bali, ano yun? Yun nga, ang kanyang clutch spring ay ano, 1,000 RPM. Parang dito, sa aking pangalawang upgrade, yung stock, siguro mga, hindi ko lang alam kung 1.5 ba RPM o mas mababa pa. Pero siguro ang kagandahan naman ito, parang bumalik sa normal. Pero ayun, kita nyo naman yung arangkada niya, malakas pa rin. Kasi dun sa napuna ko, dun sa unang upgrade, umaabante na siya kahit naka, hindi pa ako masyado pumipiga. Parang ano, agad siya, umaabante na. Hindi katulad dito, parang maaalalayan pa. Hindi ka basta, hanggat hindi mo pinipiga, hindi siya abante. Doon sa una kong upgrade na po na ko talaga, basta nag-start na ako, parang kahit hindi ko pa siya pinipiga, umaabante siya. Pero sige, ngayon, testingin natin sa ano, sa kalsada. Pero hindi pa tayong papatakbo ng mabilis kasi katatapos lang ng ulan eh. Baka madulas tayo. Tara! Ganda, maganda ang kanyang arangkada. Para makikita natin sa highway. Kasi kagaya ng paliwanag ni Christian, ako hindi talaga ako marunong sa mga gantong ano eh, mga puting-tingan ng mga ng ano ng motor, mga makina. Talagang gamit lang ang alam natin. So ito, siguro tama nga yung paliwanag niya na parang yung dun sa ginawa niya pagpapalit ng clutch spring, yung ginamit nga namin na stock na galing sa Team Pasay, mukhang na-normalize yung takbo. Parang ngayon nga, dadaan na tayo sa primera, segunda, tercera, bago kwarta. Kasi dun talaga sa ano ko, nagpupun ako, na isasagad ko agad yung piga, tapos ang bagal niya bumilis bago siya maka, hindi katulad nung pauti-uti na piga, di ba? Parang dadaan ka sa primera, segunda, tercera, saka kwarta, saka yun yung pinakamabilis na. Ay, yun talaga sa una ko, maganda lang talaga sa arangkada, pero pagdating sa gitna at sa dulo, parang nawawala na, parang pigil na ang takbo niya. So ito, parang okay, parang hahataw tayo pag alibawang sasagad natin. Ayun, ayun lang, traffic. Siguro matatagalan na uli bago tayo gumastos ulit dito kay Arepasi. At malaki-laki na nagagastos natin. Pero okay lang, siyempre, gamit natin sa trabaho to, kaya dapat natin alagaan at ano, i-upgrade para tumagal. Okay na. Sorry po, hindi tayo magkakarera. Bukas natin may angkas. Angkas natin si Mrs. May medyo mabigat si Mrs. Eh. Nasaan yun? Nasa 90 kilos. Ay, 90 kilos nga ba? Oo, mga 90 kilos. Tapos sa aahon tayo. Come on.
Okay, para sa mga ka-RFI natin, mga ka-riders na nag-aabang ng resulta, ito, maayos po ang performance. No regrets po sa ating mga pinilimiesa sa Team Pasay at sa Kels GY6 One Stop Shop. Yung nga po, yung racing pulley at saka yung ating torque drive. Although hindi ko pa po nasusubukan yung dulo, pero alam ko may idudulo pa kasi may ipipigain pa po eh. Kaya lang siyempre nasa lugar tayo na accident prone area yung aming highway, kaya nag-iingat tayo. Pero next time, okay, papakita ko sa inyo. Okay, bumili lang tayo ng merienda dito sa Alphamart. Dito po tayo ngayon sa sambat ng Bubukal. Okay, titestingin ulit natin pabalik. At pwede na sigurong magpatakbo ng medyo mabilis kasi piyo na kalsada. Saka napansin ko kanina pagdaan ko, pakaunti naman ng mga bumabiyahe. So, okay, try natin. Ito po ang nagagawa nating libangan, ang mag-upgrade ng motorsiklo. Kesa magbisyo tayo ng ano-ano, di po ba mas maganda alagaan na lang natin ang ating mga gamit. Ito, lalo na to, service natin sa trabaho, kaya hindi naman masama mag-invest dito na gastusan dahil mas lalaki ang gastos natin pag ang motor natin ay pinababayaan, di po ba? Kaya ito, natutuwa ako, mas masarap sa pakiramdam, may aksidente po ata. Masarap sa pakiramdam pag nakita natin o nararamdaman natin na ang gamit natin ay nasa sa ayos. Ano po? Okay, ito na. Pabalik na tayo, kakaliwa tayo. Testingin natin ulit kung kung gaano ba kalakas pa. Inurasan natin kung gaano pa katagal bago ma-reach ang 100 km. Siguro depende na po sa behavior ng ating pagpapatakbo. Pero sa akin po nakita ko, binilangan ko nasa kulang 40 seconds bago natin na-reach yung 100 km. Pero siguro ako lang yun, baka naman sa iba ay mas mababa pa. Kasi tayo nag-iingat din. Takot din ako na magpatakbo talaga ng mabilis lalo dito sa amin. Pero siguro sa bae, pero okay naman po, okay siya. Pero sa bae, siguro sa pag-duty natin, testing natin kasi doon talagang mahaba ang kalsada, hindi tayo makakapusin. Eh dito po kasi talagang magkakasunod agad ang sasakyan kaya nag-iingat tayo. Pero kagaya nga po ng sabi ko, hindi tayo concerned sa mabilis. Sa akin, yung komportable talaga tayo na alam natin na nasa magandang estado ang ating makina ng ating mga motorsiklo. Kontento na tayo sa magandang arangkada. Yung dulo ay sa kana at baka saan tayo makarating pag masyadong matulin.
Okay, ang susunod nating test na gagawin dito kay RFI ay yun nga, mag-aangkas na tayo. Bihira natin may angkas si Mrs. Siguro ipapasyal na rin natin si Mrs. At magbe-birthday yun eh. Kaya tama-tama. Tapos, siguro aahon kami. Punta kami sa mga bundok na lugar dito sa amin. Marami po noon. Hahanap tayo ng medyo matare. Saka natin aakyatin. Doon makikita natin yung lakas talaga nitong ating RFI. At yun ang sinabi sa atin ni Team Pasay eh. Magkakaalaman sa ahunan, sa mga may angkas na matareng ang pupuntahan. Okay, maraming salamat po uli sa inyong panonood. Like, comment, and subscribe po sa ating channel.